Kumusta guys? Nandito na naman ako dahil may ibabahagi na naman ako about sa bariyang 1 piso 2003 at 2004. Alam niyo kasi may mga sabi-sabi kasi na itong 2004 daw ay hard to find na. At mataas na ang value. Ganun din ang 2003 1 piso. Kaya ayan ang ating alamin ngayon guys. Kaya tumuto kayo dahil saglit lang naman ito. Okay, bago lang ako magpatuloy guys. So, mamaya pagtapos po ninyo manood, pakipindot po ng subscribe button at pindutin din ang notification bell para palagi tayo magkita-kita. Okay, balik tayo sa 1 piso 2003. May nagsasabi na magnetic daw ito. Kung meron kayo dyan guys, hawak na dyan na 1 piso at meron kayong magnet, pakitesting guys para malaman natin ang katotohanan. Pero alam ko na magnetic ito dahil ang material nito ay copper nickel at ito ay circulation coins at ang year ay mula 1995 at ito 2003 kung hawak natin. At sa online guys, ayan, merong 2003 binibenta siya 330, medyo meron na palang kataasan ang presyo ng 2003 1 piso. Pero hindi naman kasi pare-pareho ng pricing. Merong yung ibang seller na nagbebenta. So tignan natin yung ibang price. Scroll natin. Ito isa naman. 2003 din. Yan guys, 351. Halos hindi sila nagkakalayo. Itong isang sumunod, 346 naman, 0.99. So talagang ang presyo nito nga 2003 is andyan sa 300 ang simula ng kanyang bidding. Ayun po ang yung start ng bid. Pero meron din ditong isa 2003 din ha. Nasa kalahati ang presyo niya 127.30. So mukhang depende ito guys sa kondisyon ng bariya. So ayan, at least meron tayong idea. Kasi iba sinasabi hard to find na daw ito at napakataas na daw ng value. Pero ayan, online nakita natin ang presyo niya. Kaya huwag kayo agad basta-basta maniniwala guys sa mga napapanood ninyo. Marami po dyan, clickbait lang. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi nila. May kakayanan po kayo alamin ang katotohanan. So ayan ang 2003. Punta naman tayo sa 2004. Okay guys, ito. Meron pa akong 3 pirasong 1 piso year 2004. Ang kondisyon ng tatlong ito ay pare-pareho. Siguro kung i-grade ko ay nasa very good condition. Medyo malayo sa uncirculated condition pero maganda pa ito. Ayan, intact pa yung mga lettering niya. Kumikintab-kintab pa. 2004. Meron ako napanood guys na vlog about dito. Ang sabi, hard to find daw ito. Pero nakakahanap naman agad ako. Tatlo agad. So mukhang hindi totoo yun. Diba? Kasi kung hard to find, hindi ka basta-basta makakakuha niyan galing sa mga sukli o sa mga nakatagong bariya. So at meron din ako narinig na sa ibang bansa, mukhang maganda na ang bintahan ito. Mukhang pumapalo ito. Pumapalo sa takiga itong 2004. Nagiging mabili sa labas, sa ibang bansa, abroad. At hindi ko lang alam ang dahilan eh, kung bakit ito ang kanilang pinagtitipang bilhin. So ang features nito ay circulation coins din siya. Gawa naman ito sa nickel plated steel na parang iba doon sa 2003 1 piso. Ang diameter niya 24.01 mm, kapal niya 1.89 mm, at ang timbang ay 5.31 gram, 1 piso 2004. So brush niya, makikita niyo siya yung portrait niya si Rizal 1 piso, tapos yung year na 2004 at Republika ng Pilipinas. Yan. At kapag binaligtad niya naman guys, makikita niyo yan ang araw, may bundok at isa yung simbolo ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung tatlong star
Tapos year na 1993 at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po ang features nito. At diretso na tayo guys kung magkano ito sa online. Tingnan natin. Ito guys, circulated na 2,001 piso. 146. Ayan. At meron din 85.50. Ayan guys, so parang medyo mababa ito compare doon sa 2,301 piso. Ayun po. So, scroll pa natin. Makita pa natin yung ibang presyo ng 2,004. Meron naman 146. Ayan. Wala na. Wala nga. Hanap pa tayo guys. Meron yan. Mababa yung unang nakita natin na dalawa. So, ito. Meron din 2,004 guys. 73.57. Ito naman isa. 72.29. Mukhang iisa lang yung kwan nito eh. Yung seller nito eh. Pareho halos yung kwan. Pero yung nakita natin sa itaas, iba yun. Pero halos ganito rin yung presyuhan niya. So guys, ayan. Mas mataas yung nakita natin, mas mataas yung value ng 2003. Siguro dahil mas matanda lang naman yun ng isang taon eh. Kumpara dito sa 2004. So ayan guys, ang kanya-kanyang halaga nito nga 2003 at 2004. Mas mataas po nga 2003. Ito po nga mga halaga nito ay mas malapit-lapit po doon sa mga katotohanan kaysa sa doon sa mga sabi-sabi lang. Magsuri kayo guys para hindi kayo malilito. Kayo mismo magsuri sa sarili nyo. Mayroon naman kayong internet. So ayan guys, salamat po sa inyong time ulit. At sana nabigyan ko na naman kayo ng magandang information at accurate na information about dito sa dalawang coin na ito. Alright guys, salamat po sa inyong time. Sa mga bago dyan, po kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell for update. Until next time guys, God bless you all. I'm out.